Hello，Hello，hello? 'Hello, happy Sunday. Ayan. Natawa ako kay ano, kay ang pangalan nito kay Eric PH, Eric Martinez. Natawa ako kay Eric Martinez kasi he insists na, oh, opinion nyo yan, opinion. Well, si Eric PH, Eric Martinez PH, he is Filipino talk in TikTok. And then he made a content on how to convert a JPEG file to PDF file. And in doing so, he had several insinuations. He uses the picture of Daryl Yap, what is a PDF file, and then he put maliciously all the pictures in there were faces of Daryl Yap. Nothing else. Walang ibang muka. So, it is not random. It is intentional, okay? It is intentional that he really decided to use Daryl Yap's face to serve as an example of what is a PDF, okay? What is a PDF? Ayan, okay. So, that's one, okay? Ngayon, aside from that, may mga insinuations ka, pwede mong gawin lahat. Batang file, lumang file, ganyan-ganyan. Parang bata. Bex, walang batang file. Lumang file at bagong file, okay? Ganyan, okay? Pagkatapos, of course, aside from that, meron din siyang mga sinabi na, ang tawag dito, inosenteng file. At voila, ang inosenteng file ay magiging PDF file, ganyan-ganyan. Okay, ngayon, after that, he said that, hi, Rain. Ngayon, after that, di sabi niya, ano, so tinatanong ko siya, kasi ikaw, Massive Pink eh. I saw his pictures that he attended all the pink rallies. Di ba? He attended all the pink rallies. He has Lenny Robredo poster in front of his house. Come on. Ganon. So ngayon, ang tawag dito, di ngayon, he was actually genius daw sabi ni Calda. Well, you know, stupid people really ano no, flock together because these people are really stupid. They do not know what they are talking about. That's why magkakaibigan yung mga yan eh kasi pare-parehas na tanga eh. 'Di ba? May I invoke my right to self-incrimination? He incriminated himself big time, okay? Now, ang problema kasi dito sa kagaya ni Eric Martinez, akala niya kasi matalino siya. Bex, you are working under the presumption na lahat ng BBM supporters bobo. Okay? No. You are a victim of your own mediocrity. Okay? Now, here's another thing. Okay? In criminal law in the Philippines, how do you prove intent? Okay? You cannot just say, Eric, na hindi yun ang intention ko. Hindi ko intensyon na i-associate ang PDF file kay Direk Daryl Yap. Kasi hindi naman yun ang gamit ko sa aking content. Okay? No. You are actually accusing Daryl Yap that he is a pedophile. That's very, very clear. That's very, very clear. Now, intention in criminal law is going to be proven through covert actions. Okay? Overt action, sorry. Through overt actions. Yung obvious na ginawa mo, okay? So that is why importante ang circumstantial evidence, bakla. Okay? Ano yung mga circumstantial evidence dito? Ito ay yung mga ebidensya na on its own, hindi siya malakas. Pero pag pinagsama-sama mo siya, it will lead to a certain conclusion. Indubitable conclusion. Okay. And what is that? You are a massive kakamping. Okay? You are a massive kakamping. Second,
you are aware, 100% aware that the kakampings are using PDF file as a contracted version of pedophile. Inamin mo, 2 beses pa. Kailan ko ba sinabi na hindi ako aware? Aware ako, okay? Given this 2 information, you are very, very aware, and yet you still did that content. And in your content, you have a lot of insinuations there, okay? Ganito yan, bakla. Kung yung insinuation mo, yun sa content, ganun lang, walang paliwanag, walang kahit ano kang sinabi, walang kahit anong ebidensya, yes, it may fly. Okay? Kasi kung yung content lang ang pag-uusapan mo, yes, hindi ka pwede kang hindi ma-cyber libel dun. Pwede hindi ka ma-cyber libel dun. Pero pwede ka pa rin ma-ano, pwede ka pa rin ma-unjust vexation or whatsoever kasi you are really trying to annoy. Diba? Ayun. So ngayon, kung yun lang, walang problema, eh kaso meron pang isa. Ang proof na ikaw ay isang massive kakamping. Okay? At ang proof na ito, ng maraming ebidensya naman na makukuha na ang mga kakamping, ina-attack talaga si Daryl Yap using the contracted word PDF file para tawagin siyang pedophile. Okay? Ikaw na rin na nagsabi sa content mo. Gumawa ka pa ng content. Language is fluid. Diba? So, ibig sabihin, in imputing crime to certain individual, you do not have to say the exact word pedophile. PDF file will do as long as, charan! Ina-admit mo na it's one and the same. Diba? Eh, twice mo nang in-admit, bakla. Diba? Twice mo nang in-admit na aware ka na ang PDF file ay contracted version ng pedophile. So, witty ka? Filipino talk? Witty ka? Diba? So, pwede pa rin siya makasuhan, yes, and it's gonna be cyber libel. It's going to be cyber libel. He admitted eh. He provides context to it eh. Diba? Oo. Well, it's not for me to decide, ano? It's not for me to decide. It's for Direk Daryl to decide. Di naman ako spokesperson ni Direk Daryl eh. But of course, people like this, I want to establish yung ano. I want to establish yung real intent niya. Okay? And his intention is clearly demonstrated through, you know, pieces of evidence that is leading to his real intention in creating that content. Okay? First, you are a massive kakamping. Second, you admitted twice that you are aware PDF and pedophile are one and the same. And yet, you still did that content. So, Bex, overt action ang tinitingnan ng korte para sa intention. Hindi po pwede kung ano lang yung nasa isip mo. So, hindi mo po pwede sabihin na, no. I use direct, but that is just an example. I do not mean that, ano, he is a pedophile. Ganyan. When you already admitted twice that PDF file is a contracted version of pedophile, your use doesn't matter anymore in the content. Okay? It will not matter anymore. Okay? So, let us leave it to the court to see, you know, kung sakaling mademanda ka ng bonggam-bongga, tapos opinion lang daw, ha-ha-ha, tapos inamin niya. Oo nga eh, parang magiging opinion natin yun. Eh, aminado siya, na-aware siya. Ang kiniklaim niya is that he is using PDF file, not the same as pedophile. The problem there is, you can say that 100 times. You can say 100 times that that is not your intention. But the court is not going to look at your words. The court is going to look at your overt acts. Ayun, ganun yun. So yung intention mo, you can always say, hindi ko naman talaga intention na patayin yan. Hindi ko talaga intention na patayin yan. Eme. Eh kaso, let's say, talaga namang hindi mo intention na patayin. Kaso, yung mga acts mo would show that there is a premeditation in your action. So, intention is going to be, iba yung intention na ano ha, yung intention na normal na tao sa intention na kinukonsider ng korte, Eric. Diyos me.
Yan ang problema, yung feeling mo kasi ang smart-smart mo. Deserve niya yan. Ang dami na nagko-comment sa video niya, nagmamatigas pa. Correct. And you know kasi, alam mo Eric, yung pagiging passive-aggressive mo is not helping you. It's really not helping you. Ayun. So, yun lang. Congratulations, Eric. The case is already, ano, I think, nung una kasi, nung gumawa ka ng content na yan, malamang sa malamang, hindi ka talaga mag-qualify for cyber libel. Eh, kaso ngayon, inamin mo na. O, edi, marami nang pwedeng isapak doon ng mga overt acts mo to prove that you really have an intention in doing so. You accuse Daryl Yap as a pedophile through association. Ayun. So, it is equally, ano, culpable. Ayun. Yung vlogger na kunwari Spanish. Hi, Edmar! Akyat ka, Edmar. Ayun. Nakakatawa. Alibay niya, na-hack daw account niya. Well, alibay daw niya. Hindi yun yung intention niya. Hindi daw niya nili... Sabi niya, ganun, parang ganito lang yan eh. Yung mga nagsasabi na NPA si Lenny, merong nagsasabing mga pink na NPA si Lenny, pero ako, I don't legitimize that. Bex, hindi mo ginawa ng content si Lenny. Diba? Eh si Daryl Yap, ginawan mo ng content. Nilegitimize mo yung PDF is pedophile. Ayun. Diyos me. Eric, tama ka na dyan sa FB. Dito ka na sa TikTok. Bilis, pinag-uusapan ka namin dito. Si Filipino Talk. Si Filipino Talk. Ngayon, again, no, I'm not the spokesperson of Direk Daryl. Hindi ko alam kung kakasuhan siya ni Direk Daryl o hindi. Ganyan. But if ever he would, you know, I'd be more than willing to testify. Ayun. Eric Martinez PH, ang ano niya, siyang YouTube. Ang content niya talaga really is ano, yung is a bilingual eh. Is a bilingual. He speaks Filipino and Spanish. Then ang tawag dito, he speaks Filipino and Spanish. Ayan. Ayun. I'm not so sure if nakarating ka dun sa subject na yun, ano, Edmar. Remember in criminal law, If it's a crime, mala inse, intent is very, very important. If there is no intent, then there is no crime. Okay? Yun yun para sa mga crime, mala inse. Okay? But, how are we going to prove intent? Intent is proven through overt action. Your state of mind is something that the court will not judge on. Okay? Kung sa mind mo, nagdadasal ka 3 times a day, pagdating sa korte, walang pakialam korte dyan. Ang intent mo, magde-desisyon ng korte based on the circumstances surrounding your action. Ganun yun na, ang pangalan nito, Eric Martinez. Hi, Eric! Pinag-uusapan ka na namin dito. Punta ka dito! Live sana! Teka, message ko nga. Katawaan lang. Mukhang game ka naman eh. Sobrang engaging ka sa'yo eh. Matagal na ako hindi nakipag-barda pero napaka-engaging kasi eh. Parang... Oo. Correct. Masagot siya eh. Oo. Eric, update ka na namin. Eric. Update ka na namin. Kabuset ko si Eric. Talaga. Eric Santos? About you. Kausap ni Rain. Nag-aanuhan sila. Nagsasagutan sila dito sa Facebook. Ay, talaga? Open ko nga yung laptop. Ayan. Sasabi ko, update ka namin sa TikTok. We are talking about you now. You may want to join. Oo, katawaan lang, Eric. Chill time. Mukhang chill ka naman eh. Oo.
ngayon, itong mga ano, actually, ito, sa totoo lang, no, yung kung content, yung content lang talaga, yung content niya as it is, yung wala siyang ibang ginawa or hindi natin alam na kakampit siya, hindi natin alam na aware siya, hindi siya gumawa ng additional content explaining himself na hindi, wala, coincidence lang, you know. Because this is, ano, na a clear, ano, no, a clear, yung sinabi mo nung una na it's a total coincidence, it actually defeats yung statement mo ngayon na twice na sinabi niya na 100% aware siya na yung PDF ay pedophile. Yun. Kasi, oo, diba? Ayun. Oo, aware ka pala, Eric. Tapos, pinapipilitan mo talaga na ano, no? Hindi mo alam yung PDF, pero aware ka pala eh. Hindi na siya consistent eh. Correct. E tapos nung una, ang sinasabi niya, no, I just chose Daryl Yap because, ano, I like him. We were not born yesterday. Oo, correct. Paano magkaka-bonus? Hindi niyo talaga tanggap na ginagawa ko to ng libre, no? Ano, invite sent, ML Learns. Parang kaka-bonus. Pag nag-bonus ako, hati tayo, I swear. I swear. Alam mo, saan ba makukuha yung bonus na yan? Bakit hindi niyo matanggap na ginagawa ko lang to ng libre? Oo. Pakyatin nga si ML Learns. Nag-ano na ako, nag-send na ako ng invite. No, I'm doing this for ano, free of charge. Hindi ko alam kung action nito ni Daryl Yap o hindi eh. I mean, I'm just doing this for fun. Di ba? Ang fun eh. It's an engaging with me. I like this kind of bardagulan. Yes. This is the brand, Madam Joey. Diyan tayo sumikat sa bardagulan. Correct. Sumikat lang, ngunit di kumita. Ayun. ML Learns, bilis nga. Baka naman pala ikaw ang dapat kong maging manager. Ang tagal-tagal ko na pala dapat na nababayaran eh. Hindi ko alam kung saan nakukunin yung bayad. I swear, kapag kunwari, nakakuha ka ng ano, minanage mo yung aking social media career, plus marami kang nakubrang bayad, hati ang kita. OG Diaz style. Oh. Gusto ayaw. Ayun. Kasi sa kanila bayaran, kasi sabi nila trabaho lang, kaya pagdating ng eleksyon talo. Correct. Ganyan kasi galaw nila tapos ibibintang sa iba. That's true, maestra. Ayun. 40% sa kanya, madam. O sige, kahit pa 50% sa kanya. Oo. And sino si Marky? Ano sabi ni Marky? Ano si Marky? Ginawa niya for papansin. Ano si ML Learns? Na-mute ba kayo, ML Learns? Pag na-mute kayo, akyat. Muted lang naman kayo eh. Andiyan ba si Weki? Oh, walang muted accounts na. Walang muted accounts. Umalis, madam, tapos bumalik. Eh, kasi tinanggal niya yung request. Yung invitation ko. Tinanggal lang niya yung invitation ko. Ano po pagkakaiba ng heresy sa hearsay? Pasagot naman Ate Joey. Totally different. Heresy is erehe. Alibugha. Ganon. Heretic. Ganon. Hearsay is, ano, no? Is a kind of evidence that is not being given weight before the courts.
Heri, pero hindi stronger than ibang paniniwala yung ano eh, yung heresy, ano eh, genesy ni Agot. Mas stronger siya na ano, parang it's iba yung paniniwala, pero kumbaga parang with contempt, you're doing it with contempt, parang ganun. Mas ano siya, mas ayan o, belief or opinion contrary to the ano, contrary to the orthodox religious special again ganyan. Yung sa Noli Mitanghere. Yung sa Noli Mitanghere, 'di ba kapag ka kunwari ano, erehe ka, ganyan. 'Di ba yung kapag hindi ka naniniwala dun sa Christian belief, MM, ganyan ganyan. Erehe ka, ganyan ganyan. Ayan o, opinion profoundly at odds with what is generally accepted. So hindi lang siya yung basta-basta iba yung paniniwala mo. Yung paniniwala mo is ano no, is parang binabangga niya yung kumbaga offensive dun sa paniniwala ng karamihan, ganun. Ayun. Eric, akyat ka na dyan. Wala pa siya. Mm-mm. I'll let Eric if you are watching. Oo nga. Sabi pa naman niya, update daw siya kung anong mangyayari. Pero mga followers, Madam Joey, parang laging gising ngayon kapag mapagabi man or mapa-lunch break. Consistent yung mga viewers niya. True. Oo. Grabe, kinakawan ng 28 viewers ngayon. Oo. Gising anytime. Naku, may excuse na naman to, yung mga tipo. Hindi, wala akong time. Yung ulo. Magamit magdamag kang reply ng reply dito sa page namin sa TLWG. Kasi walang time. Ewan ko sa'yo. Re-reply na lang yung mga comments, no? Ang rami energy. Oo. Tapos lahat ng comments nire-replyan niya. Oh. Yung energy mo ang lakas-lakas. So, gamitin mo siya. Gusto ka pa na live. Sabi ni Ryan, kasi si Madam Brua pinag-correct ako, hearsay daw opinion. Tapos, hindi po ganon. Ang hearsay po, ibig sabihin, hindi yon galing dun sa primary source. Pero in fairness, Madam Joey, ah, before ko nalaman nakakamping pala si Eric, pinafollow ko talaga yung vlog niya, yung Spanish. Kasi parang napaka-interesting, parang very unique siya, no? Pero hindi ko alam kung medyo toxic pala siya na ganyan. Nung pinus mo, ay, ganun pala. Meron pala siyang political content. Parang nagulat ako. Anyway, yun lang. Very toxic, actually. Uh-huh. And actually, yung parang he is, nakausap na namin yan ni Kuya Miko eh. Kasi parang he is complaining. He actually posted a fake news. And then, umakyat siya sa live ni Kuya Miko. And I was also there. So ngayon, parang ang sabi niya, 71 daw yung binayaran ng Pilipinas na member ng delegates na nagpunta sa World Economic Forum. Oh. Ayun. Sabi niya ganon. Sabi niya parang, dapat magbigay ng ano, magbigay ng proper accounting, ganyan. And then I said, actually, sabi ko, yes, there's no problem with that, ano? Mm. There's no problem with that. It's going to be accounted for because we have COA. Okay? Mm. What I'm saying is that you are asking the wrong question. Hindi ba dapat na kapag ka nagpunta ang presidente sa ibang bansa for travels like this, dapat ang tanong mo sa kanya is what did we gain out of it? What did we gain out of it? Okay? Now yung gastos ng presidente sa kanyang mga state visits, it is something that is appropriated in his office, okay? So whatever it is na nagastos niya dyan, as long as hindi yun lumampas doon sa benchmark ng nirequest niya for the 2023 budget, I have no problem with that. Mm-hmm. Why? My energy is going to be wasted on asking things that is within the budget anyway. Diba? Mm-hmm. Paano magre-reklamo? Eh, within the budget naman yung paggastos niya. The budget for international travels ng first the state visit admissions ng presidente is 81 million pesos. Okay? Mm-hmm. It's 81 million pesos. Is his expenses within 81 million? If the answer is yes, then I have no problem with it. If the answer is no, then the president must explain it. Okay? Is it proper to bring that question now? No!
Because that's the reason why we have an independent government agency, a constitutional body, COA, to do their job. Correct. Diba? Oo. So, why do you want us to be angry at this point when, in fact, your information na whether 71 yung binayaran sa kaban ng bayan o hindi is something that is not verified. Diba? Chismis lang naman yun eh. How sure, kasi sa 71 na yun, kasama yung mga tycoons. How sure are you that the tycoons were paid for by the Philippine government? Diba? Ano pala siya nung madami? Correct. And these tycoons, however, by the way, are also doing a country a favor. They are there to also, you know, talk about investments. And you know, if they are there and they are talking to other investors, yun, pag binenta ni PBBM yung bayan natin sa para sa investment sa ibang bansa, ano, you can invest here through this, through that, through MM. Tapos hinukat niya na yung mga tycoons dun sa mga negosyanteng yun. Hindi ba mas may mararating agad yung negotiation? Diba? Mukhang intrigero pala talaga yung datingan nila, no? Parang, kung nakikinig ka man ngayon, Eric, niya sabi nga ni Madam Jovi, be rational. Okay lang naman yung magreklamo, pero be rational. Mukhang nag-iintriga ka lang eh. Gusto mo lang i-stir yung mga tao para magalit sa government, no? But true, you're not true. Gonna win with that kind of style. And, you know, yung mga ganong ano, yung mga ganong style, Eric, na pa passive-aggressive ka, yung parang, yung deny. Hindi bibenta yan. You know, people are smart. Smarter than what you give them credit for. And you know, you are not smart. You are not smart. Please. Ano lang tayo? Real talk lang tayo. Bilingual ka lang. Pero hindi ka smart. Ayun. Hi, Mimi Vicini! Hi, Queen. Nalulok. Pero walang masasabi ko kay Eric. Una, ama ka na akla. Ama ka na akla. And secondly, you think you know, but you have no idea. Diba? Alam mo, parang, girl, huli ka na eh. Parang, tama na. Parang ano. At ang dami niyang time masyado, ha, sa kanyang mga pagsagot, ha. Ang dami niyang time, ha. Alam mo, yan, parang, saan ito pupunta? Saka isa siyang, ano, for me, cloud chaser. Alam niya kasi, ano eh, parang, yun yung mag-steer ng controversy yung ganung post niya. And, siguro feeling niya, doon siya mapapansin, mas mapapansin. So, yun. Exactly. Feeling niya, di ba, Mimi? Parang feeling niya nakaka-cool yung ginagawa niya. Parang feeling niya, witty, but hindi naman talaga. Parang siya kakamping lang. Nako, binder, naging ganyan din ako dati. Feeling ko cool ako, pero ganyan ako dati, I swear, Miss Jovi. Totoo. When I was younger, feeling ko ganun din. Kasi wala akong problema. He's not young anymore. I mean, true. Eric, get over it. Diba? You're not young. At parang he thought na he can get away with it. Na nga, yung ganong ano niya, parang tactic na ano. Pero as we have established, girl, yung mga insinuation and association were pretty apparent. Diba? Correct. So, 300 comments sa page ni Madam Joey tapos di pa siya affected. Correct. Feeling parang hindi ako affected. Bex, lahat na nagko-comments niya, re-reployan mo. Pandaran mo kami. Ewan ko sa iyo. Aware na ba si Direk dyan, Joey? Of course, syempre. Oo. So, di ba? Parang, ano, dapat kasama na sa listahan yan. Kumbaga, ano, parang magtuos na lang kayo ni Direk sa korte. Anyway, sa tipo naman niya, Miss Joey, hindi naman siya magpapatalo. Event. So, parang, oh, okay, sige girl, push mo lang yan. Sige, magtuos kayo sa korte. Kasi, at the end of the day, Tapos ngayon, ang only defense na lang niya is that is not my intention.
Bex, like I said, intention in committing a crime is not your intention. Hindi lente mo ang gagamitin. Pagka dinemonstrate ang intention sa korte, it is not your state of mind, but your actions. Just me. And that is when you become really, really, really stupid. Na-expose ka ng bonggam-bongga doon. Natatanga-tanga ka talaga, Eric. As in. Super. Yun na lang yung defense niya eh. No, that's not my intention. I did not use it to ano. Bex, aware ka na pedophile is PDF. And yet you did it. Exactly. You did the content. Ginawa mo pa rin. Diba? So, ibig sabihin, may intention ka. Ngayon, kahit yung laman ng utak mo, wala akong intention, wala akong intention, wala akong intention, walang pakialam dyan yung korte. Ang titingnan lang ng korte dyan, alam mo na ang PDF ay pedophile, and yet ginawa mo pa rin. Exactly. Yung lang titingnan ng korte dyan, wala nang iba. And seriously, telling us that you just randomly pick direct Ariab's picks, these are samples, dun sa dinademonstrate mo ko, no? Maybe of all the pictures talaga. And it's very timely. Pati yung gamit mo ng mga words, Eric, nag-insinuate ka, leading siya eh. Oo. Oh, meron kang gusto mo ano, eh, sabihin eh. Correct. Pero, and don't worry, part of ano, circumstantial evidence. Diba? Mga circumstantial yun. Ayun. Is Eric in the Philippines? He is. He is in the Philippines. Ayun. So I do not know. Tingnan natin pag nakausap natin si Derek Dari. Ang gusto pa naman ng video. Going to ano, push for this or not. Ganyan. May lahi ba siyang ano, Hispanic? Miss Joey? Ano ba yan? Dual citizen ba yan? Parang... I do not know. But he, parang na ano siya, natuto daw siyang mag-Spanish sa Nicaragua. Parang nag-Latin America niya, Amerika yata siya noon. Doon daw siya natuto. Then, I see. Kaya I really follow his blog dati. Oo. Taga UP din siya. Yes, he is friend with Mighty Magulang eh. Mm-hmm. I saw on his, ano, I saw. No wonder. Okay. Ayun. Mighty Magulang is, I don't know if was or she currently is ACT member ng ACT, Simona Veluz. Mm-hmm. Alliance of Concerned Teachers. Ayun. Pero Miss Joey, sa tingin mo ano, do you think his intention was for that video to be picked up by our camp para nga mapag-usapan and ano, or just ano lang talaga siya, gusto lang niya mag-share. Alam mo, parang goal siya na ano talaga eh, parang ano tayo eh, mapag-usapan siya eh, parang may ganun eh. Well, intention niya talaga na pag-usapan siya kasi proven naman na cloud chaser siya talaga siya, Mimi. Kasi, ang tawag dito, if you're gonna visit his page, I don't visit his page unless I am tagged eh. Unless tinatag ako ng mga video. So, if you're going to visit his page and you're going to make a comment, he's definitely going to reply. Now, in social media, if you want engagement and if you want your page or your ano to go big, mag-reply mo lang ng comment. Ganun. Mag-engage ka nang mag-engage. Ganyan. Malakas makapag-grow ng account 'yon. Malakas magpapag-grow ng account yun. So, ngayon siya, he's a content creator and his account is big. His Facebook is 22,000. His YouTube is 22,000 followers. Ayan. So, kumbaga, parang I think that is his default. Yung, kumbaga, mag-entertain, kumausap, and everything. Ayan. So, to answer your question, is it intentional for him to, ano, to be talked about? I think so. Oo. Diba, no? Oo. Talagang ano, not that it is entirely wrong or ano, ganyan-ganyan. At least, nag-e-engage siya, di ba? At least, nag-aano siya. To be fair with Eric Martinez, hindi siya nag-a-adom, hindi siya nagsasalita ng anything below the belt or ano. Well, yeah, oo. Yung alam, sarang pabibo ang founder niya na, alam mo yung parang ano, how to reply like you're not affected
but you're actually affected. Alam mo yung parang, alam mo yung ano, parang, oh, hindi ako ano dyan, hindi ako na-stress, hindi ako rattled. Pero, girl, ano, basang-basa ka na namin. Alam mo namin yung ano. Lawyer wannabe ang effort naman, sabi ni Duma. Lawyer wannabe talaga ako kasi meron akong law degree, tanga. Ano ba naman yan? Nag-aaral pa ako ng law if I don't want to be a lawyer. Lawyer wannabe talaga. Ayan. Nag-effort-effort pa akong mag-law pagkatapos. Ano, after ko mag-law, sabihin ko, hindi ko na talaga gusto to eh. True. Hindi na sabihin ko, Duma, ewan ko sa'yo, napakatanga nyo. Mag-aaksaya ba ako ng ilang taon tapusin yung law school ko? Tapos sasabihin ko, hindi naman talaga ako. Ayoko naman talaga maging lawyer. Tanga puta. Kaloka. Excuse me. At saka, lawyer wannabe talaga. Nag-bar exam ako. Bumagsak ako ng bar. Oh, I tried. Because I really want to be a lawyer. Lawyer wannabe talaga. Oh, ano-ano doon? Anong problema doon? Oo. Failed attempt. Oh. Level up naman. Ay, no, kung matagal na yung mga ganyan-ganyan ng style ni Pangasawa. Pag ikaw daw kinasuhan, patawa talaga yun. Ako si Bruha naman. Gusto nyo ba mag-GoFundMe na tayo para makasuhan na yan si Bruha? Kapanya siguro maaasar ka. Correct! Si Lenlen nga, retaker din naman. Wala naman silang say. Correct. See? Ayun. Hello, Karina. Jay Dano. Ayun. Kaloka. Diyos ko. Ayun. Ano dito? Guys, hindi nyo alam. Marami akong ano, marami akong follower na lawyer. Okay? Ano ba akala nyo? Madam, multidisciplinary ang followers. So may lawyer, may doctor, may sociologist, mga PhD. Correct! May director. Correct. Pagkatapos kayo, module palang ginagamit ninyo, makapagsalita kayo, kala nyo, oh, ang dami nyo nang na-achieve. So, tapos-tapusin nyo nga muna yung module nyo. And you know, kahit lawyer wannabe lang ako, pinagkakatiwalaan ako ng tao. Nakapagsulat na nga ako ng petition eh sa Supreme Court. Pak, hindi pa din. Diba? Ayun. May bagong post. Ganun. Dahil bawal sa mga lawyer mag-TikTok. Rival idol. Then, anyway, yan kasi part lang ng trabaho yun. Yun kasi talaga yung trabaho. Pero ibig ko sabihin, you know, pinagkakatiwalaan naman ako ng mga dati kong boss na magsulat ng mga pleading. Diba? Kasi hindi ka naman makakapirme, hindi nga ako abogado eh. Dahil wannabe nga lang ako eh, diba? Yun lang kasimple. So, ibig sabihin mga bakla, at wala akong lisensya, hindi ako tanga. Ayun. Baka follower ni ano yan? Ni Eric. Baka kakampink. Oo. Di, tsaka yun, lalo pa nga kung share na ano, di ba, yung, I mean, yung share mo ato yung photo niya, di ba, yung being the kakampink na, girl, ayun na nga yung mga ano, oh. Diyan ka nang identified. Tapos parang nagpapaka-play safe pa siya na, oh, it's not really about, you know. Oo. Na-innocent pa rin ano niya. Oo. He's saying, na-innocent pa rin yung kanyang post. And, you know, it's a dire attempt to really downplay what he did. Ganon. Diba? So yung... And the usage of the word bata, like you would associate the word bata with a file. Like, correct. Seriously, diba? Parang, ano ba? Hindi lang yun, ano? Inamin niya na aware siya na yung mga kakampink ay ginagamit ang PDF file interchangeably sa pedophile.
Yes. Diba? That's the most alarming there. Yes. At, alam mo na nga eh. Alam mo na. Tapos, tapos, di ba, parang, and then you would just, and then you think na safe ka dahil i-insist mo na iba yung intention mo dun sa established association ng board. Di ba? I mean, I mean, anyone can claim na yun yung intention, or you can claim anytime yun ang intention mo. Pero sabi mga Miss Joey, di ba, yung mga surrounding evidences prove otherwise. Oo. For manifestations, correct, prove otherwise. Di ba? Ito sana yung gusto ko. Ito sana yung gusto ko sabihin, Ma'am Joey, eh. Kasi may nag-comment sa iyo sa bago mong post, sabi niya, "Let's talk, less mistake." Yung sana sasabihin ko, kaso baka kasi magkaroon siya ng idea. Gusto ko pa siyang pumutak. Pero may nagsabi kasi, "Let's talk, less mistake." Pero gusto kong i-comment sana 'yon. Pero magkakaroon siya ng idea eh. Kasi napapagod pa rin siya eh. Pero Ms. Joey, I also have a strong feeling na, ano, na parang, do you think he's already in talks with some lawyer? Kasi parang feeling ko, para ganong kalakas ng loob niya. Parang feeling ko kasi may namubuyo sa kanyang lawyer na, sige, sumagot na dyan. Hindi ka naman maaano dyan. Mayroon akong ganong feeling eh. Eh kasi yung lawyer si Palsif. Ayun na. Diba? Yung advisor si Palsif, oo. Oo. Kasi parang sa para maging ganun kaaling lakas ang loob niya, because hindi kaya may nakausap ang lawyer to at parang inaano siya na, "Nako girl, don't worry, galing oo, hindi ka mapapahamak dyan," parang may ganun. Eh yun nga kasi, parang ang ano kasi dyan, ang problema kasi dyan, ganito, yung, totoo naman yun, na parang PDF in itself is not going to merit yung cyber libel, ganyan-ganyan. So that's why you have to contextualize it properly. Kumusta bar exam? Jello, lagi mong tinatanong, akit ka na nga. Akit ka na, Jello, akit na. Bilis. Bilis, Jello. Akit na. Jello, akit na. Bilis, magkamustahan tayo tungkol sa bar exam ko. Bilis. Bilis na! Ina-encourage pa na yung mga teenagers na tawaging PDF files si Direk. Correct. And sa totoo lang, at the end of the day, yun yung pinaka-nakaka-frustrate doon. Yun yung pinaka-nakaka-frustrate doon. Now, here's the ano, no? Here's the cost-benefit analysis of that. Okay? Si Direk, to a certain extent, is a ano, no? Parang property ng Viva in so far as covered si Direk nung kontrata niya sa Viva. So what does that mean? It means Direk has a value. Okay? At yung value ni Direk is yung kontrata niya with Viva. Okay? Now, Viva, in protecting their quote-unquote property, which is the contract that they have with Direk Barilyap, is going to protect his ano no his welfare, his integrity, so that Darilep would be able to perform what is expected upon him, and what is expected upon him is to bring blockbuster movies to Viva. Okay, na ngayon you calling Direk PDF file, pedophile, ganyan ganyan, eme, it is hurting the interest of Viva. Okay, it is hurting the interest of Viva. Okay, ngayon, because of that, you are compelling Viva to really take an action and help Darilyap to file cases on these people.
Okay? Direk Darilyap might be an international director. We do not know. And we do, Viva definitely do not want Direk Darilyap explaining to the international media, ano yung pedophile ka daw? Diba? Of course, they don't want to do that. They don't want to do that. So that is why they are willing to really, ano, no? They are very, very willing to file cases. Okay. Now, okay. Because they are going to file cases, and because this is Viva, who's also very interested in doing so, they are not just going to file cases dun sa mga patalong cases. Okay? They are going to file cases doon sa mga sure win. Okay? Because at the end of the day, Viva is doing this to protect their interest, their monetary and pecuniary interest on this situation. So what does that mean? If they're going to file cases, they are gonna be determined to get damages so that it is worth a while. Okay? So Ms. Joey, okay. Quick question. So are you saying na parang backed by Viva tong case ni Direk Daryl or more of personal ano niya to? Viva talaga, Viva. Ah, okay. Mayroon ganong aspect, oo. And Senator Amy. Oh, yun. Ayan na. Diyos ko. Oo. Ano, E-Heads Rock? Invite sent. We're not talking about election. Bilis, ibibrief kita kung yung pinag-uusapan namin. Bilis. I sent an invite to you. Akyat na. Bilis, huwag masyadong matapang sa comment section kung di kayang umakyat. Bayaran ka. Pakisabi nga sa akin kung saan i-claim yung bayad. Bilis, if you can tell me where I should get it, you know, we can share. OGDS style. We can share OGDS style. Sige na, another invite sent. Ang dali lang yan eh. Resibo lang. Miss Joey, aware na din ba si Derek dun sa ano, yung parang yung Bing na sa Twitter? Yung parang yung tumakbo sa somewhere in Visayas. Oh, Mario, ba't ka nawala? Mario the Goat, ba't ka biglang nawala? Welcome back. Sorry, Mimi ha. Ano yun, kakampig yun si Mario eh. Ay, oo. Yung, ano, itanong ko lang yung, ano, yung request na umalis. Why? Iba-iba ng account. Ay, Ms. Joey, yung ano, yung politician sa Twitter, na yung parang Bing ba yung username nun? Yung maraming hanash about Direk Daryl. Aware na ba si Direk doon? Sino? Yung I can't recall the exact username. Yung parang natalo somewhere in Visayas tapos parang mayor siya Mimi eh. Ah, basta na ba yun? Ah, Bing na ba yun? Oo. Teka lang. Ping talo ng ano. Ping, okay. I hope our na rin to si Direk Daryl Edmar, no? Kasi ang dami din yung sinasabi about Direk, no? Oo. At saka gusto kong ano, makita niya talaga yung mali ko kung nakita na niya, pero kung ako si Daryl Yap, maiinis ako doon sa mga ganong insinuation niya doon sa, kahit hindi niya sinasabi directly talaga na pido, pero
Diba? Sa, galing nga kasi sa kanya na yun, na-aware siya na ganun ang context ng PDF. True. And then, nagtatanggol pa talaga niya. Mm-hmm. Ayun. So, yun yung hindi niya naiintindihan. Yung intention, under, ano, no, under the scrutiny of the court, is not about his intention in perceiving his acts. It is going to be the court's intention in perceiving your act. Mm-hmm. So, ngayon, pagka court ang nag-understand ng intention mo, wala siyang paki sa state of mind mo. Mm-hmm. Ang paki ng court, yung mga overt actions mo. Ganon. Sure. Ayun, ganon lang kasimple. Pero nakakaloko na sa Ping Ping, Miss Joey, is that yung Ping Ping, it seems na aware na nga siya sa ongoing bruhaha about the PDF. And then, he or she keeps on tweeting pa rin stuff na like literally abusing direct Daryl of that. Na parang, wow, nakakaloob ha, nakakaloob ka yung the audacity, the nerve, correct. Ano yun, ano? Yung parang tumakbong... May ano yun eh. Parang eight, wala pa 1,000 yata yung boto niya na na-receive. Ah, ito si Ping Ping. Ping Ping ba, Mimi? Si Ping Ping? Oo, oh, Ping Ping. Sabi niya, oh, sabi niya mga ano dito, ng mga nagko-comment. Ayun. Ah, sa Antique daw, oo. Sa Antique yung, ano, thing. Oo. Tinatawag yung PDF pa eh. Si ano eh, if you're going to look at the contents of Filipino Talk, ano talaga siya, ang pwede niyang mabiktima is yung mga kabataan. Kasi syempre parang, wow, cool siya, bilingual, tapos, oh, art ko pa magsalita, yung mga ganon, yung parang, ano pa magsalita, yung parang, yung parang konyo-konyo, diba? Konyo-konyo magsalita. Yung gagi, guys. Yung mga gagi. DJC boys. Diba? Ganun-ganun siya. So, kumbaga, ang mga maluloko talaga ni Filipino Talk, yung mga bata na pa-cool. Ganun, yung mga batang pa-cool. Yun talaga yung maluloko niya. Ayun. Ayun diba? And is that being responsible? Diba? Ikaw na mas may alam dapat. Filipino Talk. Hindi ko pa nakikita yung ano niya, yung TikTok niya. Naku nga. So, Ma, ano, umusta naman ang ano, ang emotional disposition ni ano, Janelle. Si ano yung message niya si ano, message nung kapatid niya si Direk Daryl. Okay. Tapos yun ngayon parang, Direk, magpasensya niyo na po yung kapatid ko, ganyan-ganyan, eme. Ay, okay. Tapos ano, ang tawag dito, hindi ni-replyan ni Direk. Tapos parang, ganyan po kasi talaga yan, ayaw pong makinig niyang bata na yan, ganyan-ganyan. Halos itakwil na nga po niyan yung tatay namin just because BBM supporter. So, Miss Joey, totoo naman pala talaga na BBM yung father. Totoo naman pala. Totoo ang BBM yung father niya. Kaya nga, ito, no, ito yung sinasabi ko. Ngayon, yung kanina, yung sinasabi ko na yung interest ng Viva kasi on this situation. Nasa position talaga sila to sue and everything, ganyan-ganyan. Kasi may paghuhugutan talaga eh. Kasi nga meron niyang pecuniary, ano eh, consequence eh, ganyan-ganyan. So ngayon, ang tawag dito, ang nangyayari, ninonormalize niya yung PDF, yung pedophile. Hindi, totoo naman, pedophile naman siya. Hindi, PDF, ganyan-ganyan. Ninonormalize niya siya. Okay, ngayon, stupid kids like Janelle, we feel na parang, hindi, normal lang yun, ginagawa nga ni Eric eh. Eh, ang cool-cool kaya ni Eric, bilingual kaya yun. Diba? Ganon. So, they're going to do something like this. Ngayon, magpapatawad ba si Direk just because bata? No. Because that is not in consonance with the interest of Viva. Diba? Exactly. Oo. Oo. Hindi. Ba't siya magpapatawad? Kumakakuha siya ng danyos. Exactly. I mean, diba? Solid yung ano niya eh. Diba? I feel so sorry sa parents ni Janelle and everything, but they really have to save up. Ayun.
Dapat mas ano sila sa ano eh, sa Viva, 'di ba? Kaysa kay Daryl. Kasi ang Viva ang nagkakaso sa kanya ngayon. Sorry, sorry. Sorry. 'Di ba dapat mas mabuti kung yung pamilya ni Jonel or si Jonel eh manghingi ng sorry sa Viva kaysa kay Daryl Yap? Kasi as what we know, ang Viva mismo yung nagkakaso sa kanya, 'di ba? Hindi, si direct Daryl. Kasi pagka-crime naman, hindi naman yun pwedeng isampan ng ibang tao in your behalf. Ah, okay, so, si direct okay. Daryl ano. Pero Viva is assisting direct Daryl in order to, you know. Pero ano no, Ate Joey, in fairness naman kay Jonel, ay ano rin naman, hands down rin naman ako sa kanya for some ano. Kasi ano eh, siya, at least siya, marunong siyang mag-acknowledge ng mali niya. Hindi na siya nagdadahilan yung sa mga nakaraanan niyang video. Hindi kagaya nito ni Eric na nag-ano, yung dinidelusion pa rin niya yung sarili niya. He got away with it. Yung parang ganun. Oo. Super nonchalant. Pero Ms. Joey, I have one important question. Hindi ko alam kung nalaman niyo kay Jonel before na kung aware ba siya na walang threat na makakasuhan siya, would he have apologized? Kasi para feeling ko, na-triggered lang siya na mag-sorry and all kasi may threat nga, nakakasuhan siya. May kaso na. Oo, kasi mag-sorry eh. Parang, for me kasi iba yung legit na, like, you realize for yourself, kasi may take na mali siya in itself, whether kakasuhan ko o hindi. Kasi, sa akin, ang dating sa akin ni Ms. Joey, parang ano eh, well, Jonel, kaya ka nagkahaganyan kasi nga may threat ng kaso. But had it not been the case, would you even bother us? Would you even? Apologize. Correct. Diba? Yung kasi yun. Probably not. Kasi, pero ano eh, regardless kung ano pa yan, at least, there are times kasi talaga, if you have to learn something, you have to learn the hard way din kasi. Hindi mo kasi madada, hindi kasi sa lahat ng oras na ano, na you will learn a lesson, ano, by, tawag nito, yung kailangan madaan ka muna sa kaso bago ka muna, ano, matuto ng lesson mo. Ang masaklap pa doon, iniiwanan si ano Jonel ng mga kakampik, hindi naman daw siya totoong kakampik, pakawala lang daw siya ni Direk. Yung mga para siyang cancel culture, no? biglang na-disown Miss Joey. Biglang yung sa mga kakampik ka nila talaga kapag nag-benefit sila, no? Pero kapag sa panahon ng ganyang crisis, wala na talaga sila. Nakakatakot, guys. Choose your friends. Online. It's all about ego. Feeling nila mag-moral high horse, tapos ganito pa rin gagawin nila, mang-iiwan pala sa ere. Pero pati daw, parang ganun. Ayun, nagulat nga ako pala kagabi, Ate Joey, na ano, kasi si Pati Bao, ang pagkapansin ko sa kanya before is, parang may nahon lang siya makipag-usap. Although her accent, parang hindi ko rin gusto kasi masyadong maarte. Na, ang first time ko lang siya narinig na magsalita during ano, Ate Claude's live. Tapos, kasi ang nangyari doon, eh, pinagsabihan ni Ate Claude yung isang kapwa BBM supporter about his ano. Kasi medyo below the belt yung atake niya doon sa isang kakamping. Tapos ito naman si Pati Bao, nakikisali doon sa ano, sa diskusyon. Ang hiling niyang mag-moral high horse. Tapos nalaman ko na lang kagabi yung experience nung isa dito, yung nakasama natin, nakasama sa ano, sa live. Na yung anak ni ani Pati Bao, eh, nadulas, sinabi na ano nga yung Ate Joey, na kaya lang natin binoto si, I forgot the ano, the statement ng isang bata, yung anak ni Pati Bao. Yung ano, yung kwento ni Doc Ann Rose, no? Oo. Ganun pa. Ang bata, hindi marunong magsinungaling eh. Uh-oh. Tapos ganun pala yung inano mo sa anak mo. Tapos magbo-moral high horse ka dun sa ano, sa isang BBM supporter na pinagsabihan ni Ate Claude. Actually, I was disappointed. Yung ano, yung dinamay-damay ni Pati Bao na, oh, yung ano, that's why your BBM cancer supporter mo, that's why your ano, your father has cancer, ganyan-ganyan. Oo, parang, below the belt. Tapos sabihin mo yung isang BBM supporter na ano, huwag ka mag-below the belt, pero ikaw pala, yung atake mo rin, below the belt. Mas masahol pa sa below the belt. Naalala ko na tama si Sofia Sachi. Ano, yung parang, di ba kaya lang naman natin sinabi nun so that they will make a mistake doon sa balota? To ano, okay. So that ma-void yung mga BBM votes. Oo. Ayun. Mas pwede yan, ano, 2016. Sanay na si Pati Bao sa dirty politics. Palibasa, ano yan eh, mga kamag-anak yan, politiko eh.
Tapos iminemoralize ka, Ate Joey, na ano, yung nagmumura ka, yung something like that, 'di ba? Pero ay ako kasi, Ate Joey, personally, hindi ka naman sinasabi na okay lang magmura or anything. Masama man talaga, pero ang ano lang kasi, kung magmoralize ka, siguraduhin mo rin malinis ka. Eh mas gusto ano mo naman yung ano, yung tao na prim and proper, pero yung deep inside naman halang yung kaluluwa. True. Ganun na ganun sila. Kunyar, tapos ano, eh, parang mas gugustuhin ko na lang yung nagmumura na tao. At least naman, yung intention niya, malinis pa rin. Oo. Kaya nga yung mga left, di ba, yung mga kakamping, dahil hindi sila masyadong relatable sa karamihan ng mga tao kasi fine-fake nila eh. Parang lahat kasi tayo, yung mga swings tayo, na lahat tayo ay nakumit, pero hindi natin di-discuss. Pero ito kasi yung mga vloggers na pro-admin, totoong tao sila eh. Nakakalit ang masa. Walang plastikan dito. Ako nga, aminado ako, may ano ako eh, guilty rin ako. Minsan, may mga times nga nagmumura ako. Pero hindi naman ano, hindi naman ako magpapaka-plastic. At least aminado ako na, nagagawa ko yung mali. Hindi naman kasi perfecto lahat ng mga tao eh. Exactly. Tapos, yun nga, may mga ano sila na let me educate you. May isang nga kami, binastos nga yung isang matanda dun eh. Inaano nga, let me educate you, bakit hindi nyo pinagsasabihan? Oo. Pero, marami naman ng ano, no? Marami naman ng gising sa ganyang taktik na parang hindi na masyadong effective. Pati nga yung mga ibang kakamping, gising na rin eh. Yung mga rabid na lang talaga yung nag-promote ng ganyang agenda eh. Hmm. Yeah. Miss Joey, si, ano, si Junelle ba ay adult na? Adult na ba siya? Like, si, sino? Si ano, Junelle, ano Junelle, ba siya, 18? Si Junelle, kaka-18 na niya. Oh, grabe. Yung nalo niya. Yung video na nag-blow siya ng 18th candle niya. Oh. Ah, so, yung video, Miss Joey, 18 na siya. 18 na siya. Mm-mm. Okay. Pwede talaga makukuha ni Eric yung mga kabataan talaga. Pero, talaga yung kulong. Ayun. I felt sad for him. Pero yung nga lang, Miss Joey, sabi ko nga, parang, nagaganyan ka lang naman kasi may ano nga ng kaso, pero otherwise. Pero anyway, andyan na yan. And again, at the end of the day, it's direct diary, yal, direct diary yaps call naman, di ba? Mangyari. Alam pero mo ako, talaga turuan natin. Sige. Yeah, sorry. Ikaw muna, kuya. Ano, parang ako lang, no? Parang medyo malambot yung puso ko. Nung umakyat si Junelle sa live ni Miss Joey, may ginawa ako ng slide kasi bata. Parang nakikita ko naman talaga na parang nadala lang siya sa ano. Pero kung ano man talaga yung, sino man yung sisisihin ko dito, no? Of course, bahagi yan sa growth ni Junelle, no? Pero yung talagang mga, tama yung sinabi mo, Miss Joey, noong live na yun, na choose your circle of friends talaga sa online kasi sila talaga yung ano eh, yung mag-influence sa'yo na magiging mali. Kasi like yung example, iniwan siya sa Erin, napakalaking lesson yung para ka Junelle. At hindi lang para ka Junelle, no, sa lahat ng mga Gen Z dito, no, na follower ni Miss Joey. Ano kayo guys, exercise discretion sa pag-choose ng mga ano, choose ng friends online. Ano nga ako, I forgot who was that, pero kagabi, merong nag-comment sa YouTube. Napag-usapan ka rin, kasi rin ang slide dun si Eric. Tapos sabi niya ganun, ako talaga, sinasabi ko talaga dun sa anak ko na kakamping. Kasi yung anak niya talagang sobrang kakamping. Sabi niya daw niya na parang, huwag kang mag-PDF, madedemanda ka. Kasi na sobrang ano daw. Sabi niya ganun, ay hindi ako magbabayad ng piyansa mo, ganyan. ang problem kasi, yun nga, yung mga adult na ano, yung mga educated, mga ano na, mga kakamping. They are not as sweetie as you eh. Like for example, yung kay Eric Martinez, may lusot naman talaga yan eh. Kung hindi na siya nagsalita at all, he just leave it as it is, then it's going to be susceptible to two interpretation. Now, if there is two interpretation, if there are two interpretation dun sa ginawa niya, then very likely, ma-absolve siya dun sa cyber libel. Eh kaso sinabi niya, 100% aware ako. Aware na PDF ay pedophile. Diba? Diba?
Kung hindi siya nagsalita at all, kung hindi siya nag-ano, kung hindi na siya nagsalita at all, kung hindi na siya nag-ano, nagko-comment, nagsasasalita, ganyan-ganyan, MMA, ganun-ganun. You know, ano, no, we could all agree na witty talaga yung ano niya. Witty talaga yung content. The first time I posted his content in TLWJK page, sabi ko talaga doon na, ano, this is very creative, ah. I said, it's really creative, ganyan-ganyan. So exciting ako how it's going to unfold. And unfold it is, di ba? Nag-unfold talaga siya na, ano, later on, inami niya, aware siya na PDF is equivalent to pedophile. When he did that content, di ba? Hindi lang siya aware ng ano eh, for a certain period of time, eh, all along aware siya that PDF is equivalent to pedophile. And yet, he chose to use the picture of Daryl Yap na alam niya na ini-issue ng mga kakamping. Exactly. Di ba? He took your bait, Miss Joey, di ba? Yes. Kapag nakikinig ka, yes, napaka-creative talaga nun. Pero you know what? Hindi ka nakalusot sa ano eh. Sa pagiging creative mo dapat. Mas creative kami sa ano. Correct, correct. Mas diba? Mas creative kami sa iyo, Eri. Joey, tingin mo ako mag-ano ko yun eh. Kasi Martinez din ako. Yung sa, ano, sa side ng lolo ko. Martinez yung apelido ng lolo ko eh. Oh my God. Ikaw pala, Dili. Sabihin mo nga yung pinsan mo. Charot. My goodness. Yung nalaman. Is it in the blood? Ay, no. Charot. Tingin mo mag-ano ko yun eh. This Miss Joey, going back kay Junel, no? I mean, like, putting a bit context, medyo nakakaawa lang na parang ginawa niya kasi, at least sa ano ko, perspective ko na, kasi nga, it was so normalized nga kasi eh, na parang he thought it was just normal to use pedophile or associate such words with Direct Daryl Yap na without thinking of any repercussion. Yung parang sa kanya, wala lang siya, it's a non-issue. Well, yung ganong aspect na, yun nga, yung ating argument na mas dapat talaga yung sa responsibility ng mga adult na siya yung ginagawa niyong yan. Correct. Tama sa mga batang to na they thought na it's just perfectly fine to call someone PDF, pedophile and all, and then only to find out na meron pala siyang ano, ganitong repercussion. Liability. Oo, liability. So yun. Sa ganung part, medyo doon ako naaawa. Parang victim siya ng circumstances, Ms. Joey. Or ng ganung culture. Teka ha, i-play ko yung message dyan ni Direk Daryl. Nag-message si Direk Daryl kay Junel eh. I-play ko lang. I don't know kung ano. No. Nandito to sa live eh. Yung live na 4 hours kasama si Juliana, sinabon niya talaga ng buhay. Ay, oo. Napanood ko yan, Ms. Joey. Oo. Pero for those who haven't watched the ano, Gary. Play ko yung video ni ano ni Direk Daryl doon. I miss Joey, I think some were asking kung mapapanood daw to sa YouTube tong anong to or nakaano ba to? Ito, sige, upload ko to sa YouTube. Ah, okay. Ano sabi ni Direk ko? Hi everybody. Hello din sa'yo, Junel, si Daryl to. First and foremost, wala kasi akong TikTok account. I really wanted to talk to you before we face each other in the near future. But, you know, everyone naman sa atin na gumagawa ng content, we are always looking for our purpose and for the field that we want to excel in. Let's just say that maybe this is your purpose, no? To serve as an example and a lesson to people who think na for people who actually are very easy to point fingers and to accuse people. For several months, actually years already, I've been trying to give a blind eye about every accusation, especially this pedophile issue, because I'm not really a pedophile. A pedophile is actually a sickness, and a
accusing someone of being pedophile actually gave the real victims the blur of having justice for what they encountered. And of course, if you can easily accuse people that they are pedophile, ibig sabihin nawawala na yung bigat niya para sa mga totoong pedophile. So this will serve as an example to your colleagues, to your friends, or to those people who know you, na ikaw talaga ay isang ehemplo o di naman kaya isang katibayan na ito ang nakukuha at napapala ng mga tao. Napakabilis magpakalat ng balitang hindi naman nila inaral o hindi naman nila napapatunayan. Naririnig ko rin na ikaw ay humihingi ng tawad sa akin, ako din naman ay humihingi ng tawad sa iyo, lalong-lalo na sa mga magulang mo, sapagkat alam ko ang hirap at sakit ng mga magulang kapag ang kanilang anak ay may ganitong pinagdadaanan. But our case is no longer in our hands. Sa ating dalawa, wala na yun. Ito ay naipasa na at nagsasalita ako ng tapos na hindi ako papayag na hindi manugot ang kahit na sino. Maging aral na to sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na napakabilis magpato ng mga akusasyon na wala na magpatuloy. Ikit sa lahat, ako ay may karera, ako ay may career na iniingatan. Mahalaga sa akin ang reputasyon at dignidad. At ngayon lamang din naman ako magiging mapagprotekta dito dahil ako ngayon ay marami ng iniingatang commitments at accounts. So mula sa akin, patawarin mo din ako sa mga maaari at susunod na mangyayari. Ganun din nagpapasalamat ako kay Joey at kay Kof at sa lahat ng kasama dito sapagkat pinapakinggan nyo rin ang magkabilang pa. Yun lang at maraming salamat. Well said. As in, parang, ang witty nung, nag-sorry din sa direct, parang, if we're just talking about saying sorry, I am actually saying sorry to you and all. Na parang, this is already beyond saying sorry or apologizing, girl. Di ba? Na parang, kasi alam mo yung siya, nakakaano din kasi sa mga ibang tao, na parang they equate na, when you seek forgiveness, it should be tantamount to, you know, parang, kumbaga ano, not giving you the penalty anymore. Parang, you know, like people can forgive you and you still have to be accountable to the action that you have. May consequence, Mimi, di ba? Oh, may consequence. Oo, parang ba kailangan lagi may equate na sorry na po ha, dahil na sorry po ako, so tapos na po ha. Parang, no. Di ba? Kasi nandiyan sa akin din kay Janelle, parang, Janelle, kung talaga naiintindihan mo yung ginawa mo na nagkamali ka, and if you are very, very sorry to the core, then you are that willing to face the consequence of your action. And whether direct would forgive you or not, you would still be open to face the consequence. Ang ginagawa niya kasi parang, direct, sorry na, so ano ha, let it go na ha. Parang, no, it doesn't work that way. It shouldn't work that way. Nakakaloka sa mga gumagawa ng mali eh. Parang, gusto mo pag nag-sorry na sila, may free pass na sila, no? Oo, diba, Miss Joey? Parang, okay, nakapatay ka. Tapos, oh, yeah, you're sorry. Yeah, you're super, remorseful. Oh, okay. So, dahil doon, hindi ka na ikukulong. Hindi ka lang yan, So, hindi siya, Hello, Ma'am Joey. Hi, Bruno. Ayun, ma'am. Bali, di ko naman sa, trying to defend, pero yung gusto ko lang, kasi parang nakaka-relate din po kasi kay Janelle before. Kasi lahat naman po tayo nagdaan sa pagiging teenager. Hindi ko naman po sinasabing tama yung naging action niya. Pero yung iba nga, pa nga po, di ba parang mas grabe pa yung ginagawa during their teenage years. Kasi yun nga po, sobrang saklap lang talaga na nagkataon na parang natsambahan siya, sobrang kamalasan na isang beses niya lang ginawa pero ito yung naging consequence. Eh, yung iba po, di ba, yung iba pa nga po, nag-ano pa ng drugs, yung iba nagda-drive ng glaseng, yung iba kumukupit, nagnanakaw.
na mas grabe pa dun sa ginawa niya. Ang gusto ko lang po yan na kumbaga we ano pa as a teenager before, parang nagkakaroon tayo ng mga reckless decisions talaga na hindi natin, kasi nga parang nature na po yun ng pagiging teenager na hindi talaga tayo nag-ano ng consequence. Parang ini-enjoy lang natin yung at the moment na ginagawa natin. Pero as we grow old, doon pala natin nare-realize na, ay, ganito, hindi ko pala dapat ito ginawa. So, inaano ko lang na yung iba po na grabe makabash kay Janelle na, parang, have you ever done something na in your teenage years na baka mas grabe pa, ganyan. So, parang inaano ko lang na, sa case lang naman po ni Janelle na kahit pa paano, bigyan ng consideration na we really undergone this, ano, parang ira sa buhay natin na may rebellious time tayo, nagkakamali tayo, na parang kahit pa paano bigyan ng consideration si Janelle. Pero mali pa rin naman po talaga yan. Ay, can I comment sa ni Bruno, Miss Joey? Hi, guys. Miss Joey, can I comment? Sure, Mimi. Go. Yeah, Bruno, ang take ko naman dun sa ano mo, sa na-air mo, is that I think it's pretty much established talaga na yung ginawa naman ni Janelle is morally wrong. However, kasi meron it also so happened na meron kasi hindi siyang legal implication yung ginawa niya. And that's something na he should have been more careful of before posting that video. I mean, hindi naman din, I don't think na parang remote information na to call someone pedophile is not potentially, you know, parang ano, kumbaga, hindi siya mag-result sa criminal liability. Ang concern doon is that sa mga ganung bagay, dapat mas careful. We all commit mistakes naman eh. Wala naman question doon. Pero sa mga bagay na borderline criminal or merong criminal implication, dapat mas careful. And dun siya nagkamali. That's something na unfortunately inasok niya. And unfortunately, diba, kakasuhan nga siya, well, as what direct has meant. Opo. Nag-agree naman po ako dun, ma'am po ba, sir? Sorry po. That's fine. I mean, just Mimi. Sige po. Mimi, nag-agree naman po ako doon. Bali, nakaka-relate lang din po kasi ako during my teenage years po talaga na commit din po talaga ako ng mga reckless actions na ayoko naman po sa ano yung share. Pero yun nga po, medyo sabihin na po natin na pwede din po akong makulong during that time. So, yun lang po na ano. Na... Pwedeng mag-comment din doon. Goes. Yung word just in consideration, masyado na siyang gamit. Siguro this time, kung yun man yung decision ni Daryl Yap, ni Derek, wala na tayong magagawa kasi para na din ma-realize ng maraming kabataan ngayon na lahat ng bagay na gagawin na sasabihin natin, may consequences, hindi pwedeng puro sorry lang. Kasi once na pagbigyan yan, ang dami pa rin bata ang mag-iisip na, okay, baka patawarin pa ako, gagawa ako ng ganito. Mm-hmm. Diba? At may isang bata magiging sample. Although, dati maraming bata yung may mas malalang ginawa at nakakatakas kasi dati hindi tayo aware sa batas. Ginagawa natin lahat ng gusto natin, 'di ba? Ako hindi naman ako nag-drugs, may mga kilala ko nag-drugs, hindi sila nakulong, may mga naano sila. Kasi hindi naman ganun dati ka-aware yung tao eh. Uh-oh. Tapos masyado tayong mapagpatawad, especially pag family natin or extended family natin yung gumagawa. Masyado tayong mapagpatawad. This time siguro mas better kung batas talaga ang pairalin instead of awa. Yun lang naman. Ang ano ko kasi doon, ganito eh, parang, well, you know, there's really no point in parang bashing him to the extreme. Diba? Kung baga na parang, that's naulo ko kasi ganyan. Siguro yun, I can understand na parang, siguro buwasan natin yun. Uh-huh. Yung ganong klaseng bashing and whatnot. Pero, at the same time, you know, he has to understand that this is no way is going to be used as a free pass
for your actions. Diba? Mananagot ka dito, hindi po pwedeng hindi. Hindi po pwedeng hindi. Siguro parang, Joey, ano, na mali lang po siguro ng word. Siguro di po more on consideration, siguro understand na lang po. Understand the, yung, kumbaga yun nga pa, nagdance siya sa ganitong ano. Kasi nung teenager po kasi ako, ano, paniwalaan din po talaga ako. Parang, ano, go with the flow, tapos kung ano sabihin ng barkada, sige lang, ganyan, ganyan. So, gusto, siguro yun lang po yung gusto kong sabihin na, ano, maintindihan yung itong stage ni Jonel. Pero hindi ko naman sinasabi na patawar siya totally na, yun lang, intindihin na nagdaan siya sa ganito and still young, ganyan. Na, pero, siguro yun, mali lang po ako ng word na consideration. Siguro understand na lang na, meron talaga tayong, ano, stages sa buhay natin na ano ganito yung nagagawa natin. Ganun po. Bruno. Yes po. Sorry, quick question. So when you said understanding or consideration, did you mean na yun nga para maabiswelto or wag nang kasuhan si Jonel? Hindi po. Kasi alam ko naman na deserve niya din talaga na ano na makasuhan kasi yun nga po. In-line po dun sa batas natin. Ang gusto ko lang po parang sabihin sa iba na parang medyo na ano lang po, sabi natin, ayoko naman po maging hipokrito na bagay lang sa'yo yan, ganyan kasi ganito ginawa. Kasi ako alam ko po sa sarili ko, nakagawa din ako ng mga bagay nung teenager ako, lalo na nung kakatungtong niya pa lang nung 18. And during that time talaga, sabi ko nga po, nung sabi ko po mga 16 or 17 ako, gumagawa talaga po ng mga hindi maayos na bagay before na na-realize ko na natumuntong na pa ako na around 21 or mga 20s ko na, ay, ba't ko ginawa yun, ganyan. So, parang parang tao lang po ganun, tao tayo nagkakamali. Hindi ko sinasabing excuse po yung pagiging tao, pero may mga tao din po talaga na, yun nga, sabi nyo nga po kanina, Mimi, na circumstance sa buhay na, kumbaga, hindi naman tayo lahat kung lumaki lumaki na meron tayong mga religious na family or meron tayong nagbabantay sa atin sa bawat action. Minsan yung buhay natin talaga. Pwedeng magsalita doon sa sinabi mo. Na ano po? Kasi pagkakaiba kasi ng kabataan natin noon sa ngayon. Dati kasi hindi available online yung mga information na ganito. Pag sinabi sa atin chismis na eto pedophile to, ginagawa natin without knowing na pwede natin i-search. Kasi ngayon, lahat ng information ng isang tao, especially pag ganyan, director ka. Pwede mo nang ako. Yun yung nagiging problema. Kaya nga, diba, nauso yung think before you click. Kasi dapat, ito, pedophile daw, search ko nga kung totoo. So, sa mga teenager kasi ngayon, yung pinagkaiba ng teenager noon, walang access sa information sa ngayon, di ba? Kasi dati, wala tayong information alam sa online, hindi tayo marunong gumamit ng computer. Ngayon kasi, one click na lang, malalaman na natin if totoo ba na pedophile si, pedophile ba si Derek or hindi. Yun yung pinagkakaiba ngayon. Kaya ang hirap bigyan ng consideration or pagpapatawad or pre-pass si Jonel. Kasi in the first place, alam na alam niya kasi sa Twitter nga, nandun siya. Pero kakamping siya, pinangalandakan nila na, di ba nagre-research sila, matalino sila kaysa sa mga BBM supporter. Yun yung ang hirap na ganun pala kayo, matatalino pala kayo. Pero pagdating sa maliit na bagay lang, search lang kung totoo yung information na yun, hindi nyo nagawa. Pero sa mga Marcos, ang dami yung sinasabi na pangit. Di ba? I agree with Ace. And yung mahirap din. A follow-up question lang, Bruno. So how do you want people, how do you want us to respond to Jonel then? Ano ba yung tamang approach or pagano kay kasi I think naman people are just responding accordingly. I mean, yeah, there may be some na siguro, would bash Jonel to the extreme, but I think people are just responding in the context of what he has done. You know, I kumbaga parang you did something and you did it publicly, so you expect obviously people to respond also in the in the public realm. May ginawa kayo, nag-react lang yung mga tao accordingly, di ba? So parang he called for it basically. So ano ba yung gusto mong dapat na approach ng tao kay Jonel? Ay, yun siguro, yun nga po, but don't get me wrong po, kasi hindi ko naman po sinasabi na patawarin siya or huwag siyang ikulong. Kumbaga, inaano ko lang po na sabi ko nga po, nagkakamali tayo. Kumbaga, paano ko pa sabihin? Yun nga emphasize, po na, kumbaga parang ang gustong sabihin ni Bruno is emphasize his accountabilities, emphasize his pero at the same time, parang there is no passion. Oo, show compassion. I think nag-empathize lang si si Bruno.
kay Junel. Ganun na. Pero yung actually, yung sinasabi na, ano, wag siyang gawing reliable sa ginawa niya. Kumbaga, yun nga, nakaka-relate lang din po ako na siguro kung ako yung nasa lugar niya or teenager ako ngayon tapos kakamping pa, baka mas malala pa yung mga pinagsasabi ko kay kasi di naman po kami nagkakalayo ng ano, I just turned 24 this year po. So, kahit paano din naman po kami nagkakalayo ng ano, ng generation. So, opo. So, yun nga po, availability na rin ng ano, sabi nyo nga po, nag-agree naman po ako doon. Pero sabi ko, being reckless, ganyan, and then go with the flow with, tapos, ng ano po, mga kasama sa circle, yung mga ganun po. Kumbaga, in reality check lang po, na ano, shit happens in our life. Pero sabi ko nga po, I can vouch kay Junel na, isang beses lang naman siya po na parang medyo related sa politics tapos na disgrasya pa siya. Kasi yun nga po, pina-follow ko po siya, siya at content siya. Ang tawag dito, parang sabi nung kapatid, rabbit ka kang pink daw talaga siya. Yung sa ano po, in particular lang po sa content niya sa TikTok kasi wala naman po ako nakita na related sa politics. Hindi siya nagpa-publicize. Nagulat lang ako. Well, it makes sense. Yung mga interview niyo sa kanya parang, parang may pagka-gaslighter ng konti. Bruno, I'd like to believe naman na we all empathize with Junel. Of course, I mean, di ba, I don't think naman na anyone of us just want anyone to suffer, you know, just because we want them to suffer. Yung sa situation kasi niya, ako honestly kasi for me anyway, if you actually understand the very essence of being remorseful and being sorry, you should be willing to face the consequence. Ang problema kasi for me din sa mga pag-sorry ni Junel, ano niya eh, he wanted to equate him saying sorry of him getting the free pass at what Ms. Chloe has mentioned earlier. Na parang, ano, maling realization yon. When you realize that you made something wrong, and again, ordering illegal, eh, kumbaga ano, dapat andun yung willingness mo to face the consequence. That's just really the nature of it. Hindi yung nagkasorry ka and you expect direct Daryl to just let go of the case. Mm-mm. Kasi kung gano'n, you're not really sorry. Actually, yung pagkasorry mo is conditional. Conditional of the fact that you know that you would face something that you could be in jail because of what you have done. Mm-mm. When you are sorry, period. You're sorry, period. And you can even utter na, direct, I'm really so sorry and I am that sorry that I am willing to face the consequence no matter how harsh or how inconvenient it could be to me and my family. But I am really sorry and I'm willing to face the consequence. Ganun dapat. Baka nga sa akin ni Joey, ha? Kung ganun po yung pagkasorry ni Junel, baka mas maano pa siya ni Direct Daryl Yap. Kasi kay Direk, parang, ay, guess niya yung talagang essence ng pagkasorry. Talagang intindihan niya. Eh, ginagawa niya, nagkasorry siya, na parang, Direk, sorry, nagkasorry na ako, diba? So, please, ha, huwag mo na akong kasuhan, ha? Junel, hindi ganun yun. To be fair, nung nag-apologize siya, sabi niya, I am not expecting na ititigil ni Direk yung parang naiuurong ni Direk yung kaso or anything, ganyan. Gusto ko lang mag-apologize. To be fair, meron din namang ganung statement. Charotera. Charotera. Bali, ma'am, Mimi, ask ko lang po, if sabihin po natin, babalik po tayo, for example, kayo po yung nakakommit ng ganyang mistake, tapos 18 years old po kayo. Would you think po na ganyan na din po yung line of thoughts nyo na if yung the way na dapat mag-sorry. Parang ganun po. Ganyan na po kaya yung maturity niyo nung 18. I would say so. I mean, not to brag. Ako kasi yung parang, I hate BS conversation. Parang, if I did something wrong to anyone, parang, no more hanash-hanash, wala nang mahabang usapan, I am sorry, how can I make up for it? Kasi kung ako po yung 18 po, baka na ipagbardagulan, di ko talaga i-admit. To be honest po. Ako, bro, gusto kong mag-comment gusto kong sumagot sa question mo. At medyo mahaba to, based din sa experience ko. Alam mo, feel ko no, yung mga teenage years natin, and then yung mga 20s years natin. Feel ko, based sa experience ko, it is the best times of our life na
na okay lang mag-commit ng mistake. Hindi dahil gusto po natin yung sarili natin, pero kasi hindi ka na pwedeng mag-commit ng mistake kapag 30s, 40s ka, kasi kailangan mo nang maging stable sa life mo eh. Pero kami yung teenagers kasi at mga 20s, napaka susceptible talaga sila sa mistakes, and kailangan nila talagang matuto sa buhay. So feel ko yung ano, more than sa consequence na siguro na ma-re-receive ni Junel, siguro malaking bagay dun yung lesson na ano, na matututunan niya. At hindi lang para sa kanino, pati din sa ating lahat. No, para sa akin, it's okay to commit mistakes sa teenager years natin at saka sa 20s years natin. Para kasi, pwede mo na siyang ma-correct habang bata ka pa eh. Paano kapag si Junel nag-commit lang siya ng yun? Feel niya normal lang yun, no? Until 40s na siya, may... Let's say, for example, na-try siya ng family. Tapos, feel niya normal lang yung ganung ano. Tapos, kinukmit pa rin niya until such time na may nakabangga siya. Pero, bagay, 40s, napaka-sobrang inconvenience na sa kanya yon para mag-face siya ng ganung mga crisis pa sa buhay, no? So, I'd say, yung mga younger years kasi natin, nag-explore tayo, hindi natin alam yung tama o mali. May mga bagay na alam natin, I think, no, we think, tama kahit mali. Mm-mm. So siguro lesson for everybody. True. Ako, tingin ko, kasi lahat naman tayo dumaan sa pagka teenager din. So ako, kung ako kay Junel sa katayuan niya, defensive din kasi akong tao, kasi ako, lumaki ako na super ano ako eh, defensive na tao kasi lumaki ako sa bubo, ganyan. Every time nagkakamali ako, takot akong masaktan, kaya super defensive ako na pinagtatanggal ko yung sarili ko kahit minsan alam kong mali. Siguro ganun din nangyari sa akin yung kay Jonel. Pero thankful ako na habang tumatanda ako, ang dami kong natututunan. Siguro kung ano, kung kagaya si Jonel, naging kagaya si Bruno na kahit papaano, eto nga, hindi ko naman sinasabing naging kakamping siya or ano. Nanood siya ng mga ganitong video kay Kuya Kokoy, Ate Joey. Siguro marami siyang matututunan. Diba? Actually, eto no, yung kay Bruno kasi, he doesn't need to have a legal threat in order to change his mind. Kasi sa loob na mag-explore. Ang problema dito kay Jonel, wala siyang ganun. So parang it took a harsh action like this before niya materialize yung kanyang pagkakamali. Eh yun kasi yung ano eh, yun yung biro ng buhay. Hindi mo alam kung paano ka gigisingin. So therefore, instead of waiting for a wake up call to come, you know, dapat ikaw mismo, sa'yo mismo mang galing yung continuous assessment kung tama pa ba yung ginagawa mo o hindi na. Diba? Yun. Eh, ang naging problema dito kay ano, ang naging problema dito kay Junel, hindi siya nagkaroon ng assessment, ng self-assessment. Kasi, I ask him nung umakit siya ng live, I'm pretty sure this is, kasi nung una sinasabi niya, di, bigla ko na lang po talaga naisip, ginawa ko lang po talaga yun para magkaroon ng clout, chene. I'm pretty sure that's one of many reasons why he did that. Pero I'm pretty sure it is because of the conversation, the prevailing conversation that he is having with his circle of friends. True. Diba? Kasama niyo mga kaibigan na dito, kasama yung mga nila dito. Kayo yung nag-uusap niyan everyday. So that's why it's very easy for you to do something like that. So that's why nung naisip mo na gusto kong mag-cloud chase, yun yung subject matter na gusto na pindi mo. Because you're comfortable with it. Diba? Exactly. Ayun. So anyway, yun. So parang, ano, kailangan ka mag-iisip na magkaroon ka ng ano, ng self-awareness kapag ka nagkaroon ng legal threat. Diba? True. And another frustrating part, Ms. Joey, is that even if for the sake of argument na he was completely unaware of the, you know, of accusing someone as pedophile as potentially libelous, I mean, just calling someone pedophile is just wrong. Parang, di ba, parang, alam mo yung, come on naman siguro, napakalayo naman na imposible, hindi niya alam yung definition ng pedophilia or pedophile. Parang, for you to associate such word with someone is just utterly wrong and becoming of a decent human being. And the thing is that, it's because
because, you know, again, using that term has been normalized with the other community. Kaya para sa kanil, very casual na lang. So in that aspect, medyo may konti akong ano sa kanya, yung empathy na, you know, na ano siya, kumbaga, na-influence and all. Yung ganun. Pero still, again, as a human being, dapat sa mga ganyan kasi, you have to be very, very careful. Kasi, I mean, only because that could demoralize the person and ano, yung character ng tao. Kahit wala pa yung legal aspect nung pagtawag ng pedophile eh. Diba? Mm-hmm. Akala kasi nila, Mimi, nakakakul kasi yung ano eh, pag ganun. Kasi parang, yung mga kakampi, meron talaga silang mga mindset na yung mga tao ang nilalaban nila ay masama na talaga tao inherently. For example, yung mga Marcos, magnanako na sila. So parang kumbaga, napaka-cool kapag kinukul out nila yung mga Marcoses kasi parang feel nila may sense of heroism sila, pinaglalaban nila yung mga injustices, ganyan-ganyan. And then, parang feel ko, doon sa side nila, yung mga kakamping na mga bata, feel nila si Daryl Yap talaga, pido na. So parang, they felt like, ano, napaka-cool na magsalita again sa mga taong mali. Pero hindi kasi nila maganda naiintindihan how it works eh. Parang mga biktima din sila ng mga ganyan. Oo, may ganong aspect na kasi. So, ayun. Ayun po, maybe yung parang siguro po, to answer yung question po, yung paano i-approach yung sa case ni Janelle. Siguro po, bigyan na lang po siguro ng extra patience or yun nga, understanding na when dealing with these teenagers, sabi nga po, parang sila yung pinaka nagiging victim nitong parang echo chamber tsaka ng mga fake news. Kumbaga, bigyan natin ng konting extra patience sa pag-educate. Tapos, wag na, ano, kasi masyado po silang ano eh, kung nakikita ko sa kanilang generation, masyado silang ano, aggressive. Hindi ko lang po na, ano, na kung nakikita nyo din yung ganong ano, ganong attitude sa kanila sa mga ganitong younger generation na the more na in-educate mo sila. Parang sabi nga po, parang, ano eh, bakit pa ako maniniwala sa'yo? Available naman sa internet yung mga information. Ba't ako maniniwala sa'yo? Alam ko naman, marunong ako magbasa. So, meron silang super ego na ganitong sa kanilang generation. So, sa part po natin na mas medyo nakatanda sa kanila, siguro yun nga po, extra patience, tapos understanding na lang. Eh, kahit may halong konting, ano, holy, parang konting bardagul para kahit pa paano matauhan, ganun. Yeah, I hear actually, you. Yung purpose ng usapan na to is to educate the younger generation na dapat maging aware ka sa sarili mo. At kung gusto ng mga bata na hindi mo ma-normalize yung mga ganung bagay, huwag sila mag-stay doon sa Twitter. Kasi si Junel sabi niya kaya yun naisip kasi nakita niya sa Twitter. Alam mo yung isang app na pinaka... Kahit lang may plema. Wow. Yung isa app na pinaka-toxic na sa Twitter kasi kahit yung sex na normalize doon. Diba? Correct. Choice na ng mga kabataan. Diba? Choice na mga younger generation kung gusto nilang matuto sa buhay at gusto nilang mag-grow. Tapos na yung mga boomer na i-educate tayo. Kasi yung mga boomer, di ba, yung mga magulang natin na lumaki sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga Kastila, tinuruan na tayo. Ngayon yung generation natin. Self-awareness na yung kailangan. Hindi na natin kailangan yung matatanda. Natuturuan pa rin tayo. Kung gusto mo matuto sa buhay, umiwas ka sa Twitter. Yun yung pinakaunang gawin. Kasi si Junel, dun siya nag-umpisa eh. Sa, nandito ako sa live ng tao, sabi niya, nakita ko kasi sa Twitter, ganito, ganyan, ganyan. So parang, naging choice niya yun, dapat niyang panindigan. Although lahat naman tayo, naawa sa kanya, naawa ko. At kung dumating man sa point na may gustong tumulong kay Junel, magkaroon ng ambagan, nandito, kaya nating lahat na tumulong para sa kanya. Hindi naman natin siya dinadgrade yung pagkatao niya dahil lang sa nagawa niya. Kasi lahat tayo may pagkakamali. Pero minalis lang talaga siya sa pagkakatao na to. At nakakaawa niya. Matamaan siya eh. You do not know when you're going to have a wake-up call. True. At saka maad ko lang, Miss Joey, this sabi mo din, Bruno, na for me din kasi, I think we have to be very careful on yung parang pag-baby sa ganyang behavior or emotion. Kasi nga, for me ha, isa yan sa mga common reason kaya, di ba yung observation ngayon sa mga Gen Z or ano is sobrang snowflake, mahina sa laban sa buhay. Kasi
parang everything is just being spoon-fed to them, and kumbaga parang ano, they always get, again, that quote-unquote free pass sa mga bagay-bagay. So I think we have to compartmentalize with them na, yeah, we empathize with you, we understand that we all commit mistakes, that's given, we don't have to even argue about it. But on the other side of the coin is the harsh reality of life is that, you know, you need to face the consequence of whatever you're doing. Ganun, this is really what it is. Ganun talaga siya. Kailangan din maklarify yung ganung part sa mga gumagawa ng mali. Kasi kapag lagi tayo parang hinihele-hele sila, ganito, ganyan, parang for me, walang learning. Magkakaroon, potentially, may vicious cycle of doing the same thing over and over again. So, yun lang. Yung sa part lang na yun. It pays to, basic lang naman yung mga ano eh, di ba? When you are asked of something and you are unsure, it pays to double check, you know, do a little bit of research, di ba? Especially if you're worried na baka maging libelous to or meron tong legal implication, di ba? Do research first. Hindi yung ganyan-ganyan tapos mag-expect ng parang ibibaby kayo ng ano, di ba? Ganon. So, yun lang. True. Ganun kasimple. Mm-hmm. Eh, ano eh, ang tawag dito? Miss Joey, ito, ano yun daw kay Jesus Palacios? Na-cover mo na ba yun? Oh, diniscuss na namin yan isang araw. Kaso nga lang, ang ano doon, it is really the job of the lawyer to establish the residency of Direk Daryl. Ang hindi kasi nila alam, si Direk Daryl had been buying properties all over the Philippines. Oh. Ayun. So may mga kasi ang alam ko sa ibang mga kaso, if you're able to establish your residency, like for example, you live there for ano, meron kang property doon. Meron kang ano doon, ganyan-ganyan. Hindi naman kasi siya strict talaga na basta makita doon na parang meron kang property sa ganitong bayan, ganyan-ganyan. O yung bayan na yan, ay yung jurisdiction niyan, ay ganito. Di pwede kang magsampa doon sa mga korte doon. Mm-hmm. Well, as far as I know, there are just some cases that would have a very, very straight cut rules on residency. And that is if it's going to be a family issue, family law issue. Mm-hmm. Yung ganun mo. Yung ang tawag dito, yung establishment ng residency pagka it's about an annulment, it's about support, yung mga ganun. Alam ko may special rule doon eh para mag-establish ng residency. But for others, it's going to be the lawyers who shall be creative enough to establish residency. Eh, sino pa nagsabing hindi nag-i-establish ng residency doon si Direk? Inasum lang ni Persis. Inasum lang ni Persis na walang residency si Direk doon sa mga pinagsasabi niya. Mm-mm. Parang madam, parang skeptical ako sa sinabi ni Francis kung accurate or not eh. Kasi di ba pagpakalam ko yung cyber libel kahit saan banda sa Pinas, hindi kailangan ng ano, ng residency. Parang isip ko kung tama ba yung sinasabi niya kasi dangerous sa mga ano eh, sa mga makakabasa ng mga kakamping ko. Okay. I'm not really sure. Pero parang hindi yan totoo, ganyan. Oo. Kasi pagkakalam yung cyber libel kahit saan sa Pinas, pwede kang mag-file eh. You know? Malik kung may bagong ruling or what. Oo. Well, I think, I am not so sure just a residency requirement para sa, if it is jurisdictional or not. Pero ang main jurisdictional question sa cyber libel, kung saan niya nabasa? Oo. That's Miss Lopino. Ang unbecoming pa, sa ano na kay Francis for me is yung, instead na i-call out mo yung mga kabaro mo to not conveniently call someone as pedophile, eh nagpapaka nitpicky ka, quote unquote. Di ba, Miss Joey? Parang, kumbaga, ano, gusto mo pang bigyan ng parang, ano, other opportunity yung mga kabaro mo to call direct pedophile. Yung mga parang safe mode to call him pedophile. Instead of calling these people out na, hey, can you just stop calling him pedophile? Because it's wrong. Period. Diba? Parang, diba, mas ma-appreciate ko pa kung ganun eh. Pero sila pa yung nag-promote na me. Diba? Diba, ano, Edmar, yung...
so talagang ano, gusto mo pang humanap ng mga ano, ng mga parang work around or way around so these people could find ano, parang an excuse. Oo. 'Di ba? Ma'am Joey, pwede niyo po bang pa-explain yung pinost ni Direk Dari about kay Jesus Falsis? Parang tinatanong po ako sa basa, hindi ko maintindihan. Hindi, kasi ito si Jesus Falsis. Nag-file to ng petition before the Supreme Court para i-recognize na constitutional ang same-sex marriage. Ayan. So ngayon, nag-file siya ng petition doon. Ngayon, yung Supreme Court na bad trip sa kanya. Sabi niya, sa Supreme Court sa kanya, check ka. Kasi di nag-oral arguments yon yung petition niya na yun. Nag-oral arguments, nag, kung ano-ano. Pag, eto kasi yan, you know, ang isa talaga sa pinaka-shining moment ng lahat ng mga lawyers is for them to argue before the Supreme Court. Ayan. So, Jesus Falsis had this chance in, ano, no, in he had a shot. In showing his brilliance to the entire Philippines pagdating sa kwentong kagalingan niya bilang abogado. But when that opportunity was given to him at yun nga nag-argue na siya before the Supreme Court. God trip yung Supreme Court sa kanya ng bonggang-bongga. Na-reveal yung bad intention niya. Oo. Ang ano nung Supreme Court sa kanya, parang mali-mali mga pinaglalagay mo sa pleading. Ganyan-ganyan. Eme-eme. Ano ito? Pinaglololoko mo kami. Ganyan-ganyan. Ano ito bang sinasabi mo? Yung pinagagagawa mo dito, yung mga pinagsasabi mo, is actually hurting your cause. Ganon. So, ibig sabihin, ikaw pinagtatanggol mo yung same-sex marriage, pero yung mga argumento mo actually nakakasira sa pinaglalaban mo. True. Ganon po yung sinabi ng Supreme Court. Cloud chaser. Ganon sinabi ng... Oo, ganun kasakit yung sinabi ng Supreme Court sa kanya. Tapos ito pa ha, teka, balikan ko yung ano, maganda ba basahin natin ang eksakto sa Supreme Court? Tapos, ano natin yung meaning, ayan. He actually came unprepared. Actually, Miss Joey, kasi I remember that, nung fresh pa din lang yung pagpunta niya. Kasi sa aming community, of course, I'm part of the LGBT community, eh, napag-usapan din namin niya na yung ginawa nga niya sa Supreme Court. At the time, parang, ano pa nga, I was some sort of applauding him na kasabi ko, wow, yan, di ba? Parang he had the guts, di ba, to be at the Supreme Court. Pero yung nga, Miss Joey, it did not play to our advantage kasi hindi marami niyang nilaktawan na due process, Miss Joey, expecting the Supreme Court to act on it out of whim. Like, di ba, it's process nga ng, kasi di ba, bago mo nga maani yung Miss Joey sa marriage, di ba, kailangan mo munang maani sa family code. Di ba? Kasi nga, doon it's defined nga na marriage could only be between a man and a woman. I mean, unfortunately, na nakalagay doon. So, kumbaga, hindi mo para i-expect yung Supreme Court na burahin lang lahat ng yon in favor of your community na, of course, we understand na marginalized and all, pero it doesn't work that way. So, kaya nga na call out yung Supreme Court. Kaya sabi Supreme Court dyan, Bex, hindi namin kasalanan kundi ka makahanap ng love life. Kung wala kang jowa. Kasi parang sabi niya, because of our current situation, because of our current legal framework, it's going to be difficult for him to find a partner. Dahil hindi naman niya mapapakasalan. Parang ganon. Sabi niya, kung may along the line, ganon. And then the Supreme Court responded to it na, Bex, kung wala kang makitang jowa, hindi namin yung kasalanan. Ito yung sabi ng Supreme Court sa kanya. Yet, he came to this court scandalously unprepared. Hindi lang sinabing unprepared, ha? Ang sinabi, scandalously unprepared. Oh my God. Okay? Equipped with nothing more than empty bragadosyo. Oh, bragadosyo is the word. Ano po yun? Ang bibigat ng mga adjectives ng Supreme Court, no? Parang first time ko makarinig ng ganyan sa mga rules. It's quite poetic, Miss Joey, no? Medyo poetic yung mga part na yun. So, Leonin siya, no, Ma'am Joey? Si Leonin. Oo, si Justice Leonin to. God, ang pinaka-pink na ano. Oo. Pinaka-pink na lawyer. Bragadosyo means boastful or arrogant behavior. Oh my God. Okay? Yun ang sabi sa kanya ng court dito. Maangat. Oo, napakaangas mo. Equipped with nothing more than yabang.
Mm-hmm. Yun yung sabi sa kanya ng Supreme Court. For a shot at fame, he toyed with the hopes of tribulations of a marginalized class. Para daw maging sikat, pinaglaruan niya ang pagkakataon at umasa na magkakaroon siya ng pagkilala from the marginalized class. In layman's terms, doon ang kanyang pinaglalaban. Cloud chaser, sabi ng Supreme Court. Cloud chaser ka lang akala. Oh, in layman's terms, for cloud chaser, nabida-bida pagbardagulan. Ito, by failing to represent his cause with even the barest competence. Competence. And diligence, petitioner betrayed the standards of legal practice by failing to represent his cause with even the barest competence. Ibig sabihin, nag-fail ka na i-represent yung cause na pinaglalaban mo kahit yung minimum lang na competence required sa'yo ay wala ka. Out! Nakakahiya para sa ano mo, profession mo. Or, di ba? Disco? Ikaw yung ikaw yung example ng failed na lawyer na pinagtatawanan. Pero if anything, Miss Joey, at least sa akin, merong parang sigh of relief na ina-acknowledge yung Supreme Court talaga na we are actually marginalized. Kaya nga lang, meron isang pa-under, meron ditong, intermediata na nagpapa-under. Kaya ito ba ng right ninyo na hindi na matulong? Oo. May intermediata dito, pinaglaban yung karapatan ng LGBTQIA+, pagkatapos, bonggang-bonggang nagpunta dito, hindi naman nakatulong. Hashtag wale. Sabi nga po, nakakairita. After nga po na-post yan ni Jesus Falsis, parang wala pa siyang response after that. Well, ano ito yung huling post niya? How else he could explain himself? Di ba, Alex, yan, no? Tama. Grabe mag-bardagal yung SC no pag magalit. Grabe. At saka nasa jurisprudence na siya. Yeah. Kasi naman, Edmar, kasi last resort na, tapos aasta ka ng ganon. Kasi busy yung mga justices, hey, tapos ginagamit mo yung precious time nila para magbida-bida. Sino may hindi may imagine, no? Oo, diba? Pero ano nga, kahit din naman yung mga marami din ano sa LGBT, called him out for doing that. Kasi nga, parang, girl, hindi ka nakatulong. Hindi ka nakatulong sa ating causes. So, wag kang eksenadora. Mm-hmm. Eh parang ang nilalaban nga lang namin, Miss Joey, 'di ba, nga for now, 'di ba, is yung anti-discrimination bill, 'di ba, Miss Joey? Kasi we know na mahabang battle yung sa marriage equality. 'Di ba? Parang girl, isa-isa lang. Doon pa nga lang tayo sa anti-discrimination bill. Tapos gusto mong umiksena, gusto mo magpaandar na parang yung parang siyang parang savior effect, Miss Joey, na hoy, ako ang ako ang reason kaya mali-legalize ang sa Philippines. Para girl, kung akala hindi siya as easy as 1, 2, 3 paandar mo na kasi girl, our community has been fighting even just for the anti-discrimination bill for almost 30 years already. Eh, hindi pa nga siya naiinakin tuloy eh. Tapos sa tingin mo yung sa marriage yung pagsugod mo sa Supreme Court in one conversation Cut ka mandirigmang loyal. Tama ka na diyan, wala ka namang contribution. Mm-mm. Diba? Ama ka na. Sining ama ka na. Hindi ba niya nagmamagaling dito? Nasa Supreme Court siya, mandirigmang loyal. Oh, ito pa. You know, let us understand how cordial Supreme Court is. Ang Supreme Court, hindi yan basta-basta ng babardagul. Okay? True. Ang Supreme Court, napaka-civil niyan. Mm. Yan ang pinaka-civil na government agency, na government office. Okay? Mm-mm. Hindi basta-basta nagsasalita ang Supreme Court just to offend you. Mm-mm. Okay? Oo. It's not like very romantic pa yan. Correct.
Now, Supreme Court talking this way mm-hmm. on his basis. We can only imagine how he is. And I think this, for this reason alone, Jesus Falsis cannot get any client. And he would not be able to get any client for his entire life. Sabihin ka na sa Supreme Court, the highest court of the land, that you have the barest competence, not even the barest competence to represent your cause. Ibig sabihin, wala kang galing sa pinaglalaban mo. Diba? Not even the bare minimum, diba, Miss Joey? Not even the bare minimum. You do not have the bare minimum to represent your cause. Sabi, Supreme Court nagsabi nun, ha? Actually, for me, I thought, Miss Joey, ang sassy nung response, no? To be fair naman Leonel. Kay Leonel, di ba? Oo, very sassy and witty nung response niya. Pero sobrang bigat na yun, ha? Sobrang bigat yun. Sabihin natin, ha? Wala siyang bare competence. Kasi pag kunwari, bare competence niya, kumbaga, meron kang set of skill, you're not very good, but you have, you know, set of skill that can do. Diba? Ganon. Ang sabi ng Supreme Court dito, ha, by failing to represent his cause with even the barest competence. The barest competence. So, you know, with class. Para Ms. Joey, it's as worth as saying na parang, you know what, girl, parang consider this as if you, ano, parang you did not pass bar exam in the first place. Parang you're not a lawyer to begin with. Kasi parang, ano, parang no bearing. Correct. Parang the only thing that he has in his lawyering skill is that he passed the bar. He passed the bar. If it's any consolation. Pero with this lawyering skill and whatsoever, no, he did, you know. By feeling to represent yung parents, madam. Hello po sa lahat. Yung ruling ng SC dyan kay Falsis is like telling him that, ano, parang Bex, umano ka, parang sumugod ka sa gera nang tapang lang yung dala mo, tas wala nang iba, di ba, parang gano'n. Hindi nga tapang ang dala, eh. Ang sabi nga, yabang lang ang dala. Kapal lang apog. Sabi ng Supreme Court, oh, equipped with nothing more than empty bragadosyo, wala kang ibang dala, kundi kayabangang walang laman. Ibig sabihin, panay ka ampaw ka. Sabaw. Ay, bumabana daw si Bruno, may swimming sila. Sorry, i-inject ko lang, ah. Eto, madam, parang may share lang ako. Meron akong friend na taga US. Pangalan niya dito sa TikTok is Maupaw, I think. Basta some Maupaw. Hi, Maupaw! And the numbers. Subscriber ko yun! Ayan, so taga US yan, taga California. Crush na crush niya si Bruno. Ay. Nagulat ako kasi hindi ko alam. Oo, hindi niya alam na ako si Bibi. And then for some odd instance, na-discover niya na ako nga, I'm the person behind Bibi. And then... Nakikita ko yun sa comment section. Parang minsan may mga comments na parang, ewan ko siguro baka nami-misinterpret lang rin ng iba. Feisty rin siya mag-comment, eh, di ba? Yes. Uh-oh. Very anion. Pero, it turned out, subscriber ko siya. Actually, ayun. Si Maupaw ay pro-Philippines. Ayan. I won't tag him as Pink BBM or I won't tag him as BBM, as BBM or Unity Team. Pero pro-Philippines siya. Uh-huh. As long as rational, di ba? As long as rational. Yes, very rational naman siyang kausap. Uh-huh. Naalala ko lang kasi nga si Bruno biglang bumaba pag akyat. Anyways, ayun, balik kay Jesus Falsis. Uh-huh. Ako, may comment ako sa kay Falsis. More than sa sinabi ng Supreme Court, no? Pero alam mo yes, yung... Yes, Edmar. Nag-boss ka. Yung life... Hello, Miss Joey. Naririnig ako? Yeah.
Alam mo kasi parang naging jurisprudence na siya. Ang nakakatakot doon kung ako si Palsis, sobrang nakakaya na may possibility na kahit mamatay na siya, pwedeng pag-aralan ng mga estudyante yung case niya, yung ipapadigest yan. Tapos yung pangalan niya, forever yan, kahit patay ko na, nakakahiya. Forever. Di ba, Mang Joey? Well, that's pag-aralan it. Kasi Supreme Court yung nagsalita eh. And then, if ever someone pushes for same-sex marriage again in the future, tapos medyo hawig nung arguments na inihain ni Falsis, then he can be ano, or if ayaw nilang gamitin yung hinain ni Jesus Falsis, they can use the Falsis case as a jurisprudence as well. na ano, hindi mo to pwedeng sabihin na ano, gusto mo lang magka-jowa, ay nahihirapan ka magka-jowa, kaya kailangan may same-sex marriage. Parang ganun. So, diba? Sinisi ang marriage laws in the Philippines kaya hindi magka-jowa ang lol si Akal. Pero I don't even think na right avenue yung Supreme Court para hainan niya ng ganong petition. I mean, I don't know if you would agree with me, but you know, the problem is again, na-raise naman kanina that it's within the family code, diba? So most likely dapat we start, diba? Parang we start injecting it slowly. Hindi naman pwede yung pag gusto ko agad, diba? Diba? What if maraming sasagasaan na laws natin na existing, right? So yun, parang yun nga, yabang nga lang talaga ang dala ni Falsis. So ayan, parang deserve mo yung ruling ng S. Parang dream niya ano, magkaroon siya ng landmark case, pero it turned out na naging ano, kahiyahiya para sa kanya. Oo, true. Actually. Good observation. And ano po tayo sinabi ni ano ha, ni Edmar ha, biruin mo kahit mamatay siya. That's part of it's part of the law of the land already. That the Supreme Court warned you. Na may isang akla. Oo, na may isang akla na nagpunta sa Supreme Court and whipped with nothing but empty bragadosyo. Oo. Oh. Diba? Yung mga lesson sa law school, Madam Joey, huwag gayahin. Diba ganyan? Huwag tularan. Ano kasi akla? Talaga. Just me. Nakakatawa kasi kung ipagbardagulan sa comment section ko using the legal the legal position of Jesus Falsis on cyber libel. Mm-hmm. Ganon. No, parang, True. Talaga si Falsis yung kukunin mong ano? Si Falsis yung kukunin. Nakabardagulan kayo si Falsis eh. Yung kasi he wanted to insist that RA 1379, yung batas that allows the state to forfeit the certain property if it's not substantiated by the government official. Ayan. Mm-hmm. Yun yung ginamit dun sa EO1 eh. Yun yung ginamit dun sa EO1. So sabi niya, it's quasi-criminal daw. It's quasi-criminal. Okay. Sabi niya gano'n. Okay, so sabi ko, if it's quasi-criminal, then what are the manifestation of its criminal effects? Ganun. Kasi merong ano, no? Merong, I do not know if quasi-criminal even exists. Mm-hmm. You cannot be half-hearted on crimes eh. Kasi proof beyond reasonable doubt yan eh. Mm-mm. You cannot be half-hearted on that. So, I'm not even sure if quasi-criminal is even the right term. But Attorney Hanna and Attorney Falsis are using the term quasi-criminal. Sa kanila ko lang narinig. Parang invento lang nila. Oo. So I'm not very sure if that is something that is ano, no? Yung parang, meron mga ganun? Parang tama ba yun? Mm-mm. But anyway, I am not going to dwell on that. I think the legal expert should be the one to explain it. Whether such term exists or kung meron bang wisdom yon, yung quasi-criminal or not. Ganyan. So ang sabi niya, meron daw desisyon, yung Winston Garcia case, yung comptroller na nahatulan ng plunder, nakasuhan ng plunder nung time ni GMA, I mean. Tapos parang sabi niya doon sa case na yon, kung saan PCGG ay nag-forfeit din ng mga properties ni Garcia
sinabi daw na ang 1379 ay quasi-criminal. Ganon. Mm-hmm. Ngayon, ay, nagbigay siya ng ano, nagbigay siya ng GR number and everything. Ganyan-ganyan. So sabi ko, well, in this case, who are we going to listen to? The Supreme Court talking about the case of Winston Garcia or the Supreme Court talking about the case of the Marcos who said that 1379 is purely civil in nature? Kasi meron tayong tinatawag na statutory construction eh. Okay. Meron tayong tinatawag na statutory construction and yung parang pag-read ng mga Supreme Court decision. Okay. Uh-huh. Ano ang prevailing na Supreme Court decision sa isang kaso? Eh di yung Supreme Court decision that talks about that specific case. Eh meron na nga Supreme Court decision na dun sa ano yung na nagsasabi na ang 1379 so far as the Marcoses are concerned is purely civil in nature. Bakit ka magsasite ng isang kaso na ininterpret ng Supreme Court based on different meat and facts of the case? Diba? Ayun, tapos hindi ako sinagot ni Jesus Falsis. Ano mas malakas na Supreme Court decision dito? Yung Supreme Court ni Winston Garcia, hindi naman Marcos case yon. O yung Supreme Court decision which talks about the Marcos case and said that 1379 is purely civil in nature. Hindi ba nga, Ma'am, may ano pa dyan, may ni-raise na argument yung camp na BBM noon na, sabi ni BBM, ay yung camp nila, yung heirs na, dapat maging ano to, dapat maging criminal to. Maging criminal case to para kami ay makapag-respond well, no, yung parang full trial. Pero sabi ng Supreme Court, hindi civil lang talaga. So meaning, mismo si BBM na mismo nasasabi na dapat criminal case. Uh-huh. Pero sabi nga na ano, diba, nang parang gusto, parang gusto lang kasing ilusot eh. So parang sabi, okay, civil, ganyan. And ano, ang tawag dito? Ngayon, you know, during that time kasi, pressured na rin ang ano eh, yung mga yellows, yung yellow narrative. Mm-hmm. During that time, pressured na rin kasi sila to, ano no, to show proof. Mapanado, no? Oo. Mm-hmm. Ayun. To show proof na, ano, na meron silang nakuha. That's na right. Na-pressured sila. Pressured na rin sila, no? Mm-hmm. Makes sense talaga. Grabe. So, ayun. Yan. So, Falsis. Ang ating dakilang lawyer. Oo. Anyway, oy guys, ano ang tawag dito? Mag-end live na ako kasi pupunta pa ako ng ano, I have to ano. Hi, Craven! Okay. It's Craven. Hi, Ma'am Craven. Hello, kapo tayo. Oo nga eh. Teka, mamaya maglalabas muna ako. Tapos sa pagbalik ko, magkakape ako ulit. Okay. Ayan. And then may ano, may coffee shop si Ma'am Craven malapit lang dito sa amin. Actually, mas malapit kay Gear. Parang 20 minutes away sa bahay nila. Very, very south. No. Ano, Bacoor. Cavite. Very, very south. Actually, gusto kong pumunta ng Cavite kasi ang daming ano dyan, garden. May maganda akong napuntahan very recently, madam. Sa... Nakalimutan ko yung pangalan. Wait lang. Tignan ko yung picture. Sorry. Nagbibenta ng mga berries. Yung mga berries na... ang tawag dito? Eh, gusto ko ng mga ganun kasi meron akong, marami akong mulberry. So, gusto kong mag-ano ng mga berries. Sabihan mo ako, Miss Joey. Oo. Tapos mag-usap ko yung complication ng pagkikitaan natin. Ayun. Ayan. Ayan. Okay. Tinatangi yung pangalan ng coffee shop. Tinatangi. Sige. Ayan. Let's talk about it. Teka, mag-ano muna ako, mag-end live muna ako. End live muna ako. See you later. Thank you, Miss Joey. Thank you, everyone. Okay, bye-bye. Bye, everyone. Bye.